Oh, Jesus, no.
at na anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panibago na namang biyaya ang pinagkakaloob mo po sa amin. Every gising is a blessing. Napakabuti mo, Panginoon. Sa panahon na kami natulog kanina, maituturing mo kami mga patay. Sa pagkasa aming pagtulog, hawak mo ang aming buhay. Hawak mo ang aming espiritu. Kaya sa oras na ito na kami nagising, nagkakaroon kami ng kagalakan sa aming puso sapagkat alam namin na binibigyan mo kami ng pagkakataon upang masaksihan ang ganda ng umaga na kahit anong pagsubok ang dumating, Lord, alam namin. Every kissing is a blessing. Thank you so much, Lord. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Sa isip, sa salita, sa aking ikinilos, Lord, linisin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng kababaan ng loob. Bigyan mo po ako ng karunungan. Lord, instrumento mo lang ako upang maging daluyan ang iyong mensahe. Dalangin ko din, Lord, ang makakarinig ng Monday Gospel. Ipuhin mo sila, Lord. Itong oras na ito, ang pinakamalagang oras na maaari namin maibigay sa iyo. Ano man yung pagsubok, ano man yung mga worries. In Jesus' name, tanggalin mo, Lord. Sapagkat ang oras na ito, kasama ka namin. Hayaan namin i-enjoy namin ang moment namin kasama ka. Bago namin simula ng mga trabaho namin, mga pupuntahan namin, kahit anong gagawin namin sa araw na ito, Lord. I-enjoy muna namin ang aming almusal sa aming espiritu, ang aming spiritual food, ang iyong mga salita. Sapagkat ito ang magbibigay sa amin ng lakas sa panahon na kami susubukin sa araw na ito, sa araw na ito na kami matutukso. Kalakasan ng espiritu ang aming kailangan upang ang aming pisikal na katawan ay mapaglabanan ang aming mga kahinaan. Lord, come Holy Spirit, we need you. Naniniwala ako na naririto ang presensya ng Banal na Espiritu. Come Holy Spirit, we need you. Puspusin mo ang bawat makakarinig upang sa ganun magkaroon sila ng kanilang sariling reflection sa mabuting balita. Lord, maraming salamat po. Patuloy kang humilos ang iyong Banal na Espiritu sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas, ang maihayag. Ikaw, Panginoon, ang bida sa Facebook Live na ito. Sambahin ka at pasalamatan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa na Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa The Word of God Facebook Live. Sabihin na natin na ang live na ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Everyday po, nagla-live ako sa Facebook para sa Everyday Gospel. Kasi naniniwala po ko sa sinabi ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. So, ako po si Sister Angelica or Angie. Ako po ay naririto, hindi para sa aking sarili, kundi para sa Panginoon. Nagpapagamit lang po ako bilang instrumento ng kanyang mensahe. Dahil kahit ako habang nagsasalita, ay nakikinig din sa kanya. So, sana sa oras na ito, kaya pakinggan nyo ang tinig ng Panginoon. Pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Mag-concentrate tayo sa kanyang mensahe. Kasi Tiyak na tiyak, meron tayong mapapalang biyaya. Tiyak na tiyak, meron tayong tatamaan tayo sa mensahe ng Panginoon. Amen po. Kasi ang Panginoon naman ang kanyang salita, ano yan mapagmahal. Minsan talagang matatamaan tayo, masasaktan tayo. Pero ang salita ng Panginoon, sinisigurado ko sa inyo, pag-ibig ang hatid niya sa atin. At sa panahon ngayon ng pandemic na isang paterba ang problema na nasubok tayo bilang tao, bilang bansa,
ay napakabuti ng Diyos. Alam niyo, masasabi mong, bakit ko nasabing napakabuti ng Diyos? Sa dami ng kasalanan na ginagawa ng tao, sa totoo lang isang kisap mata ng Panginoon, pwede na niyang gunawin ng mundo or second coming of Jesus Christ. Pero tingnan niyo, no? Pandemic ang kanyang dinala. Pandemic, ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para magbalik loob sa Diyos. Amen po. Kaya, samantalahin natin yung pagkakataon na yun. Huwag natin sayangin. Kasi, we never know kung kailan eh. Kung kailan, kung paano, darating ang Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon. Sabi nga, itong July 4, 2022, eh hindi na to babalik kahit kailan. Kaya nga sabi, meron pa tayong kasabihan na time is gold. Di po ba? Kaya dapat ang bawat araw, hindi natin inaalis sa ating sarili na makinig ng salita ng Panginoon. Pero pag umiral po ang ating pride at umiral po yung ating katamaran, eh hindi talaga tayo magkakaroon ng time kay God. Kasi, pagising pa lang sa umaga, baka nakafocus ka lang sa problema. Baka pagising mo pa sa umaga. Iba-iba na yung isip mo, no? Sabi nga, seek first the kingdom of God. Unahin mo muna yung hanapin ng kaharian ng Panginoon. At lahat ay ibibigay sa iyo. Amen po. So, ngayong araw na ito, ito po yung mainit-init pa na spiritual food para sa atin ng Panginoon. So, welcome po natin ang mabuting balita. Sapagkat ang Diyos ay laging nais na atin, kahit saan tayo naroroon, ang Panginoon ay bibigyan tayo ng kapahingahan sa kanyang mga salita. Ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Muling binuhay ang anak ng pinuno at pinagaling ang isang babae. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayun din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipiw ko lang, ang kanyang damit ay gagaling na ako. Pumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi,
Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong panalalim. Noon day gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balitang tungkol sa pangyayari ito ay kumalat sa buong lupain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So welcome po sa The Word of God Facebook Live. At ngayon po ang ating pagsasaluhan at pagninilayan, hindi lang ako, tayong lahat ha. Kumbaga, ito pong sasabihin ko, ito po yung aking pagninilay ayon sa ibinigay sa akin ng karunungan ng Panginoong Jesus. So, ito po yung aking reflection. Tiyak meron ka din reflection sa Monday Gospel, which is July 4, 2022. Naku, ang bilis ng panahon, no? July na. July, August, September. Lapit na naman ang Pasko. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang eh. Mahigit 2 taon na pala tayo sa pandemic. At sa awa ng Diyos sana, sabi nga eh, sa September daw, mag-face to face na ang mga estudyante. Unti-unti, bumabalik na tayo sa normal, sa awa ng Diyos. Sana may natutunan tayo, no? Sa pandemic, no? Ano ba yung natutunan natin? Na-share ko lang, no? Bago ako magpatuloy. Nung itong pandemic, at hanggang ngayon, tayo ay nagsusuot ng face mask, tayo ay nagsusocial distancing, nag-aalkohol, talaga ng mga super ingat sa virus. At hindi lang yung personal, ha, talagang batas yan na kailangan natin sundin. Protocol. Amen? Kasi pag hindi natin sinunod, lumabas ka ng walang mask, makuhulik at magmumulta. Amen po. Tapos nauso na ngayon yung alcohol. Dati yung alcohol, hindi ko yung pinapansin eh. Yung alcohol, pinapansin ko lagi pag may sugat, diba? O kaya, pero ngayon, di ba, nag-boom ang alcohol, ang industry ng alcohol. Ang tao, pag lumalabas, merong dala sa bag na alcohol. Bakit? Kasi ayaw ng tao na kapag hinawakan mo yan, magkaka-virus ka. Di ba, ano yan eh, mindsetting eh, yan ang nasa isip natin eh, pag-iingat. At ang sinasabing social distancing, na kailangan 1 meter away, di ba? Pero minsan hindi rin nasusunod yan. Ang nasusunod mo lang ay yung mask. Pero yung alcohol, tsaka ano, medyo hindi na siya napapansin. No? Pero yan ang mga ginawa natin ngayong pandemic at patuloy natin ginagawang pag-iingat. Pero kung titignan natin sa spiritual aspect, yung mask na sinusunod natin, gusto ni Jesus na yun ang pang-cover natin sa kino-cover natin yun sa ating mukha, di ba, para protection sa mga virus. Ganun din, kasi tayo, mas matakot tayo sa virus ng kasalanan. Kasi takot tayo sa virus na coronavirus eh. Pero yung kasalanan, yun ang, we wear natin yung spiritual mask. Na kung saan, nakikita natin ang presensya ng Diyos. Kung saan, nakamask ka, nagkakaroon ka ng paglayo sa kasalanan. Amen. Tapos yung spiritual social distancing, yun, yung lumalayo tayo sa mga tukso, sa mga kasalanan, kasi ayaw natin ma-virus ng kasalanan. At yung alcohol, spiritual alcohol, na kung saan na nag-disinfect tayo. Ang Diyos, siya yung disinfection natin para malinis tayo sa mga virus ng kasalanan. So naalala ko lang na ano pala, no? Kung ang tao pala ay sobrang ingat physically, pero higit sa lahat, dapat mas maging ingat tayo spiritually. So, ito na nga po ngayon yung sinasabi ko na mabuting balita. So, bigyan muna natin ng parang summary o scenario, no? Sa isip mo, maglaro ng isang kwento. Kasi, bali, ang nangyari sa gospel ngayon ay ang Panginoong Jesus ay may sumalubong sa kanya na isang leader o pinuno ng Hudyo. So itong pinuno ng Hudyo, alam naman natin kapag leader, 'di ba? Ano ba 'yung mga leader, 'yung mga presidente,
yung mga basta leader, yun, siya yung nangunguna. Kahit ano pang organization yan, basta siya yung nangunguna, siya yung susundin. So, imaginein mo na lang na isang pinuno ng Hudyo, malaki ang kanyang kapangyarihan, malaki ang kanyang posisyon, pero lumapit siya sa Panginoong Jesus. Hinanap niya ang Panginoong Jesus at nung makita niya ang Panginoong Jesus, nilapitan niya. At ito ang nakakabilib sa pinuno ng Hudyo. Hindi na siya basta lumapit na para bang, oy, Jesus ha, ano ko, kilala mo ba ako? Ano ko ha, makapangyarihan ako, pinuno ko ng mga Hudyo. Hindi eh. Ang ginawa niya nung makita niya ang Panginoong Jesus, anong ginawa niya? Lumuhod siya. Saan ka naman nakakita na pinuno, luluhod? Sa Panginoong Jesus. Amen. Lumuhod talaga siya. Ang pagluhod niya ay nagpapakita ng kababaang loob. Ang pagluhod niya ay nagpapakita na Jesus, kailangan kita. Kailangan kita. Kasi alam niyo, yung pagluhod, ginagawa lang yun sa Diyos. Huwag natin gagawin yan sa mga tao. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan natin sa tao, huwag mong luluhuran ang tao. Amen? So, ang daming ipinakita itong magandang halimbawa itong pinuno ng Hudyo. At pagkaluhod niya, ano yung sinabi niya sa Panginoong Jesus? Panginoong Jesus, kamamatay lang ng anak ko eh. Mga ilang oras lang, kamamatay lang Panginoon eh. Amen? So, imagine mo ha, kamamatay lang ng anak niya. Pero ano yung sinabi ng Hudyo? Panginoon, sumama ka naman sa amin. Sumama ka naman sa amin. Kasi naniniwala ako na kapag ipinatong mo ang kamay sa kanya, sa anak niya, mabubuhay siya. Amen? Sige nga, mamatayan tayo halimbawa ng mahal sa buhay. At sabihin natin na sa mga tao na, naku, mabubuhay yan. Sa panahon ngayon, pag nabuhay ang patay, ewan ko na lang. Siguro kahit kaano mo kamahal yung buhay na patay, medyo kakabahan ka kasi, ano na yan eh. Wala nang damang loob yan eh, na-embalsa mo na yan eh, na-injection na yan ng formalin eh. Tapos mabubuhay. Diba? Imposible. Imposible. Pero hindi yun ang nasa isip ng pinuno ng Hudyo. Malakas ang kanyang pananampalataya, mababa ang kanyang kalooban, naniniwala siya na ang Panginoong Jesus na nangangaral ng salita ng Diyos, na ang Panginoong Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit, kaya din bumuhay ng patay. At yan ay nagpapakita na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen? Walang makakagawa niyan. Tayo ang Diyos lang ang pwedeng bumuhay ng patay. Amen? So, ang napakaganda. Sobrang ganda, no? So, hindi lang yon. Nung mga time na yon, hindi lang yung pinuno ng Hudyo nandoon. Kasi pag dumating ang Panginoong Jesus, ang daming tao nakapaligid sa kanya eh. Pinagkakaguluhan siya eh. Bakit? Kasi lahat humihingi ng habag, humihingi ng kagalingan. Amen? Amen po, no? So, isa pa, babae naman ngayon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Itong babae na to ay dinudugo ng 12 taon. Ano ba yung dinudugo? No? Maaring nireregla, hindi natatapos yung kanyang menstruation for 12 years. O anumang source ng pagkadugo yun. Basta dinudugo siya ng 12 years. Imaginin mo lang kaming mga babae, no? Ang normal naming menstruation is 5 days. Ang hirap na kami nun. Yung mga iba, nakakaranas pa ng mga basta gano'n, may malalakit ng ano, ng puson. Eh, yung pa kayang 12 taon kang dinudugo, non-stop. Amen? Napakahirap na. Napaka-uncomfortable sa isang babae yun. 12 taon kang dinudugo. Hindi ka makakilos. Eh, tayo mga tao eh, sabi nga eh, sumakit lang yung ibon eh. Sakit ng kalingkingan, dinadamdam ng buong katawan. Ang hirap din ang sitwasyon ng babae. Pero, maaring tong babaeng to ay pumunta na sa iba't ibang doktor. Pero wala eh, hindi siya nagamot. Kaya nung narinig niya na itong Jesus na to ay nagpapagaling, hindi siya nagdalawang isip.
Maraming tao ang nag-uunahan sa Panginoong Jesus para sa kagalingan. Pero ano ang ginawa ng babaeng ito? Dumaan ang Panginoong Jesus at sabi niya, mahipo ko man lang kahit laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Wow! Laylayan lang? Alam niyo yung laylayan, di ba? Yung damit natin, meron niyang laylayan, sabi niya sa baba. Pero itong baba ito, mahipo lang niya. Mahipo lang ng kamay niya. Itong kahit damit lang ni Jesus, gagaling na siya. Amen. Diba? Napakababa din ang kanyang kalooban. Alam niya na marami siyang kaagaw sa atensyon ng Panginoon sa pagpapagaling. Kaya nakontento na lang siya na kahit hipo na lang. Kahit, alam mo yung hipo actually hindi pa eksaktong hawak yun eh. Yung hipo yung parang dumaan lang yung kamay niya sa isang bagay o sa balat. Ganun ang pananampalataya ng babaeng dinudugo ng 12 taon. Amen. At yun ay hindi nalihim sa Panginoon. Kahit ang dami-daming tao, maingay sa lugar na yun, na-catch niya yung attention ni Jesus Christ. Humarap siya doon sa babae at anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Amen. Ganun pala yun, no? Kapag tayo nagdadasal sa Panginoon, tumingi tayo ng kagalingan. May sagot na agad ang Lord. Anak, Brother Jerry, Sister Linda, lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo. Amen. Na ano man ang pinapanalangin natin sa Panginoon, may tugon agad siya. Anak, lakasan mo yung loob. Amen. At gayon din, ang sinabi niya doon sa pinuno ng Hudyo. Ano sinagot niya? Sumama ang Panginoong Hesus sa bahay ng pinuno ng Hudyo eh. At nung makita niya yung anak, na o nga, nakaburol na, patay na, maingay na, sa daling salita, pinaglalamayan na. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magsilabas. Magsilabas muna yung mga tao kasi niya magpapagaling na siya. At ang ginawa ng Panginoong Hesus, hinawakan niya yung kamay ng bata. Amen. At anong sinabi niya doon sa bata? Tumindig. Tumindig ka. Amen. At gayon eh, tumayo yung ano, yung patay, yung bata. Tumindig siya. Amen. Kahit na pinagtatawanan siya ng mga tao doon, ano ba naman to? Patay na nga eh. Gusto pang buhayin. So nagtawanan yung mga tao doon, no? Pinagtatawanan siya, no? Diba? Pero hindi yung pinansin ng Panginoong Jesus. Nung mapalabas niya yung mga tao, yun nga, inawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Amen? At nabalita sa buong dupain ang nangyaring hibalang yun. Amen? Ganun ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Sinabi lang niya na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Pinagaling ka ng ito. Tayo'y gumagaling dahil sa pananampalataya. Alam niyo, minsan, ang mga tao nagkakasakit eh. Nagkakasakit tayo ng high blood, ng diabetes, ng cancer. Sino bang may kasalanan? Tayo. Inabuso natin ang ating katawang lupa. Panay ang sigarilyo mo. Tapos, magtataka ka pa ba kung may lung cancer ka? Panay ang ino mo ng alak. Magtataka ka pa ba kung meron kang, di ba? Liver cancer? Panay ang sugal mo. Magtataka ka pa ba? Bakit naubusan ka ng pera? Tapos nagkakautang-utang ka pa. Panay ang ino mo ng soft drinks. Alam mo namang yung soft drinks masama sa kalusugan. Yung soft drinks ka, pinanilinis pa ng CR yan eh. Yung bang alam na natin na masama ang mga bagay na ginagawa natin, kinakain natin sa ating katawan, pero patuloy natin itong ginagawa. Bakit? Sapagkat mahina ang ating pananampalataya. Sapagkat ang tawag ng laman ay kontra sa tawag ng espiritu. Magkalaban sila. Amen. Pero bibilib tayo sa gospel doon sa babae at sa lalaki na lumapit sa Panginoong Jesus na yung mga hinihingi nila na ako naman, napaka-imposible naman yan lalo sa panahon na ito. Amen.
ang masama pa, gumagawa na nga ng himala ang Panginoon, abay iniisip pa na iba na baka yung kapangyarihang yan eh, galing sa demonyo. Sama, di ba? Nagpapagaling na nga, isip, no? Yung power ni Jesus Christ, galing sa demonyo. Galing yung kay Beelzebul, yung hari ng prinsipe ng demonyo. Amen. So kung bibigyan natin ng hashtag ang mabuting balita ngayon, bigyan natin ng hashtag hawak. Hawak. Kaya ako siya nilalagyan ng hashtag ng bawat reflection ng gospel para merong impact na ito yung mensahe ni Lord eh. Hawak. Kasi kung sa reflection lang, marami kayong maririnig sa akin. Pero isa lang ang gusto kong puntahan ng mensahe ng Diyos. Hashtag hawak. Bakit? Sa gospel nakita natin ang paghawak ng Panginoong Jesus sa bata. Nung hinawakan niya yung kamay ng bata, nabuhay. Amen. Yung sa babae, nung hinawakan niya o hindi po niya yung dulo ng laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, gumaling siya. Amen. Kaya hashtag hawak. Ano ba yung hawak? O minsan na parang root word yun, no? Hawak ng humahawak, papahawak, to hold. Parang hawakan mo. Bawa may kukuli ka isang bagay. Oh. Siyempre, kailangan hawakan mo yung baso para makainom ka. Hawakan mo yung mikropono para makakanta ka. Hawakan mo yung mahal mo sa buhay para mayakap mo. Yun ibig sabihin ng hawak. Yung lumalapit ka para hawakan kasi gagamitin mo eh. Amen. So, hashtag hawak. Alam niyo po, sa physical na pagtingin natin, ang Panginoong Jesus talagang nakilala. Nakilala talaga siya. Parang sumikat talaga siya. Naging bantog ang kanyang pangalan. Ikumpara natin yan sa magkaroon tayo ng pagkukumpara sa physical at spiritual na pagtingin natin sa tao o sa bagay. No? Kapag artista, sikat, lahat tayo mayroong kanya-kanyang hinahanga ang artista, whether actress, actor, or singer yan, no? Imaginin mo yung damdamin natin kapag yung artista na hinahangaan natin ay makita natin ang personal. Amen? Personal. Anong mararamdaman mo? Oh, excited. Ano ba yan? Mahawakan ko lang. Nakungitian lang niya ako. Masaya na ako. Totoo, hindi. Hindi ba? Ngitian mo lang ako. Ang dami-daming tao na sa kanya. No? Uy, kawayan mo lang ako. Grabe yung saya natin, di ba? Hindi ba natin nakahawakan yun? Eh, how much more pa kung makipagkaway sa'yo yun? How much pa kung yakapin ka at halikan ka pa? Tapos with matching signature pa. Wala ka ng paglagyan ng katuwaan. Anong ibig ko sabihin? Kung sa artista, ganyan ang ating damdamin, dapat ganyan din ang damdamin natin sa Panginoong Jesus. Bagamat hindi natin siya nakita ng physical sa panahon na nagkatawang tao siya, dapat spiritually, hindi man natin siya nakikita, merong kilig ka sa puso mo na gusto mo laging makarinig ng salita ng Diyos. Merong kang kilig na gusto mo laging nagkakaroon ng reflection sa salita ng Diyos. Lagi kang merong kilig na masasabi nating feeling mo, kasama mo siya lagi. At higit sa lahat, dapat nararamdam mo na gusto mo siyang hawakan. Yung kamay mo at kamay niya, spiritually, hawakan. Kasi, ang Panginoong Jesus naman, laging nakabukas ang mga kamay niya, dalawa pa eh. Nakangiti pa eh. Hindi ba sabi nga niya sa kanyang salita, kung kayo may nabibigatan sa inyong problema, come to me. Ibigay niyo sa akin lahat ng worries niyo. At bibigyan ko kayo ng katahingahan. Amen? Kapag may problema nga tayo eh. Hindi ba? Minsan lalapit ka sa nanay mo, sa best friend mo. Umiiyak ka sa kanya, nagsasabi ka ng problema. Tapos hahawakan ka niya sa likod. Hahagurin niya yung likod mo. Di ba nakaka-comfort? Di ba? Hawak. Pero, nakakalungkot lang isipin na iba ang gustong hawakan ng tao sa panahon na ito. Iba eh. Gusto ng tao hawakan kapangyarihan, pera, kasikatan,
Merang gustong hawakan ng tao kasi feeling nila, pag marami kong hawak na pera, marami akong kaibigan, mabibili ko ang lahat, lahat ng mga mamahaling ng mga bagay sa mundo. Pag hawak ko ang pera, makapangyarihan ako. Kapag hawak ko ang pera, kaya kong pasunurin ang lahat. Anong gusto ng tao? Hawakan ang kapangyarihan. Hawak! Kaya itong nakaraang eleksyon, as usual, lahat ng matatamis na salita, binitiwan na ng kandidato para mahawakan lang ang boto natin. Amen! Pero, anong pangyayari pagkatapos sa eleksyon? Nasaan na yung humahawak dati sa atin? Yung kahit pandemic, pupunta sa bahay mo, kakatok, para makipagkamay lang. Kasi gustong hawakan ang desisyon mo na siya ang boto. Ang masakit, dito sa ating bansa, kapag nahawakan ang posisyon, bumibitaw na sa tao. Dahil ang gusto niyang hawakan, hindi pala ang pagtitiwala ng tao. Gusto niyang hawakan ang kapangyarihan upang siya ay maging corrupt. Hindi ko po nilalahat ha. Hindi ko po nilalahat. Usually, ganun po ang nangyayari. Kasi nakita naman natin niya sa panahon ng ating dati Presidente Duterte, ang daming humawak ng mga korupsyon na nabuko. Amen. Iba ang gusto hawakan ng tao ngayon. Kagandahan. Amen. Andiyang hahawak ng lotion, ng hahawak ng magpupunta sa mga belo. Hindi namang masama magpaganda, pero minsan, nagiging ano na, sobra na. Vanity na. Na hawak-hawak mo yung mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa Panginoon. Amen. Hawak. Hawak sa kapangyarihan, hawak sa pera, power, money, fame. Ang tanong ngayon ng Panginoon. Ilang beses mo ba nahahawakan ang Bible sa isang araw? Ilang beses mo ba nahahawakan ang rosaryo? Ilang beses mo ba nahahawakan ang cellphone mo? Nagkakaroon ka ba ng time na kahit man lang sa social media, makarinig ka ng salita ng Diyos? Nakakalungkot isipin, pero marami tayong hawak sa buhay natin everyday, na, pero pagdating sa Diyos, tamad tayong hawakan ang kanyang mga salita para maging patubay natin sa ating buhay. Amen? Hawakan natin ang ating pananampalataya. Kamukha ng babaeng dinudugo ng 12 taon, hawak niya ang kanyang pananampalataya na kahit mahipo lang niya, gagaling siya. Amen? Parang yung pinuno ng Hudyo, hawakan lang yung kamay ng kanyang anak, mabubuhay ito. Impossible to possible. Sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Lahat ay posible. Amen? Lahat. Wala. Walang hindi kayang gawin ng Diyos na imposible na, imposible na posible. Amen? Hawak. Sabi nga, meron akong naalalang kanta na hawak kamay. Amen? Hawak kamay. Yung bang pag mag-boyfriend pala lang talaga, holding hands talaga, no? Yung lalaki, para bang aagawin yung kanyang syota, Hawak talaga, hawak na hawak. Pero nung naging mag-asawa na, wala nang hawakan. Hindi na mahawakan yung asawa pagka nagpapasyal. Ako po, nauunay lalaki, iniwan yung babae, no? Di ba, Brother Jerry, no? Ganun ba ginagawa mo? Yung tipong, nung girlfriend, hawak-hawak yung kamay. No, parang, girlfriend ko to ha. Wag niyong ha, ano to ha. Naging asawa na Ang dami mo lumakad. Di ba? So, hawak. Napakahalaga pala ng paghawak natin. Sa tao, sa anumang bagay, sa Diyos. Amen po. So, dapat, nagkakaroon tayo ng reflection na, oo nga no, ano nga ba hawak ko ngayon? Ano ba pinanghahawakan ko sa buhay? Napupunong-puno ako ng problema ngayon sa pera. Napupunong-puno ako ng problema sa aking pamilya. Pero saan ako kakapit? Saan ako hahawak? Amen? Wala kang pera, hahawak ka saan? Pag nanakaw?
punong-puno ka ng problema. Naghiwalay kayo mag-asawa sa kahawak, sa bisyo. Ang bababae ka rin. Amen. Yung bang pag meron tayong pagsubok sa buhay, saan tayo mahawak? Di ba? Never, kahit kailan, kahit gano'ng karami ang pera mo, hindi mo mahahawakan yan habang buhay. Kung hindi mo magagamit ang maayos ang pera, ikaw ang hahawakan ng pera. Kung hindi mo tatanggalin ang paghawak mo sa bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, yan ang hahawak sa'yo. Yan ang kukontrol sa'yo. Pag sinabi ng bisyo, hahawakan kita. Uminom ka pa, hanggang sa magkasakit ka. Kapag sinabi ng hawak ng galit, sige, magalit ka pa, inapi ka, chinismis ka, hahawakan ka ng galit. Habang hinahawakan ng galit, hindi lang hawak ang gagawin niya sa'yo. Uumpisahan ka niya sa paghipo, hanggang sa hahawakan ka niya, hanggang sa sasakalin ka niya. Sasakalin ka ng galit mo, ng puot mo, ng inggit mo. Kaya kung sino ang mahawak sa'yo, yun ang kumokontrol sa'yo. At kung sino ang hinahawakan natin, yun ang tumutulong sa atin. Pero dito sa mabuting balita, ang paghawak ng Diyos sa atin. Hindi naman tinitingnan ng Diyos kung, ay, mayaman to, mahirap to, pulubi to. Hindi yun eh. Kailangan humawak tayo sa Diyos nang may 100% na pananampalataya. Itong gospel natin to, sa totoo lang, imposible. Labing 2 taong dinudugo yung babae, tapos gumaling. Isang salita lang ng Diyos, gumaling. Pagkatapos yung pinuno ng Hudyo, patay na yung anak niya, hinawakan lang yung kamay, nabuhay. E sa panahon natin ngayon, kung i-compare natin yung mga himalang ginawa ng Diyos, yung sa atin, chicken feed lang yan. Kuminsan, nasusubo ka lang eh, bumibitaw ka na eh. Amen? Bumibitaw ka na eh. Hindi dapat ganun. Dapat ang paghawak natin sa Diyos, hindi weather lang. Ay Lord, hawak lang ako sa'yo, maniniwala lang ako sa'yo kapag may pera ako, may kaibigan ako, may trabaho ako, wala akong sakit, hawak. Pipes tayo, Lord. E paano kung nagkasakit ka na, nawalan ka ng pera, wala ka ng trabaho, wala ka ng asawa, wala ka ng anak, namatayan ka ng anak? Hahawak ka pa ba sa Diyos? Ang gusto ng Panginoon, andyan na lahat ang pagsubok, pero pambihira naman to. Binigay ko na lahat ang pagsubok, namatayan ng anak, nawalan ng pera, nasulungan ng bahay. Ano ba? Ayaw kong bitawan. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na nasusukat ang ating pananampalataya, hindi dahil sa magandang sitwasyon. Huwag tayong matakot sa pagsubok. Ang totoong may malalaking pananampalataya sa Diyos, hindi natatakot sa pagsubok. Bakit? Ituturing mo na ang pagsubok ay isang hamon sa iyong pananampalataya. Hinahamon ka ng Diyos. Kaya pag may pagsubok, magalak ka. Ngumiti ka. Magpasalamat ka. Halimbawa, may sakit ka. Halimbawa, may sakit ka sa diabetes. Eh, di ba, pagsubok yun, no? Saka humahawak sa gamot, sa doktor, which is hindi naman masama. Pero minsan napapansin mo, diabetes lang yung sakit ko, ah. Bakit parang naka-high blood ako? Yung pala, hindi naman pala high blood yun. Yung pala ay dulot ng galit, dulot ng inggit. Amen? Ibig ko sabihin, tayo pag nagkakasalat ng mga tao, umiinom tayo ng gamot. Natural yan eh. Pero yung sakit natin sa espiritu, yun ang nakakapagbigat eh. Yun ang nakakapagpalala sa ating sakit. Nakala mo lang, naka-high blood ako kasi kumain ako ng baboy, puro mantika. Hindi, kapatid. Naka-high blood ka dahil mabigat ang iyong damdamin. Dahil may sakit ang iyong espiritu. Dahil hinahawakan mo yung galit. Release! Pakawalan mo! Tingnan mo, unti-unti gagaling ka. At yun ang gusto ng Panginoon, hinahawakan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ko, pag may problema, ngitian mo. Diba? Sabi to sa kanta, tawanan mo ang iyong problema.
Pero huwag kang tatawag mag-isa at magsasalita mag-isa. Ibig sabihin, tawanan mo yung problema. Kapatid, ganito lang yun eh. May problema ka ngayon. Dalawa lang ang pagpipilian mo. May problema ka sa pera, may problema ka sa relasyon, may problema ka sa ibang tao, may problema ka sa mundo. Sabihin na natin. May problema ka. Ito ang pinakamahirap na problema. Problema mo sa sarili mo. Kaaway mo sarili mo. Ay, mahirap na problema yan. Pero may dalawa kang option. Una, andyan na yung problema. Ikaw ang nakakaalam kung anong problema mo sa sarili mo kapag alam ng Diyos. Dalawang problema yan. Halimbawa, may problema ako sa relasyon. Bawa lang, no? Bawa sa anak ko na nagdo-drugs. Yung anak ko pasaway. Yung anak ko na binibigyan ng konsumisyon. O, yun lang, yun ang problema. No? So, dalawang option na dapat mong hawakan. Pili ka. Hahawa ka ng magagalit ka o hahawa ka ng pagiging mahinahon ka. Amen? Isang sitwasyon, isang problema, pero dalawang option. Subukan natin na hawakan yung magagalit ka. Ikaw talaga, matukatigas ang ulo mo. Dito problema kita lagi. Sa mga kapatid mo, ikaw pasaway. Anong nakita niyo senaryo? Galit, paninisi, et cetera, et cetera. Pumapangit ang mukha. Nagkaka-wrinkles, nagkakasakit. Eh kung hawakan natin yung pangalawang option, magiging mahinang ka, ipapanalangin mo ang anak mo, hindi ka magtatanim ng galit sa kanya. Sabi niya, kung sino yung naliligaw ng landas, doon ka tumuon. Ang Panginoong Jesus, sandaang tupa, iniwan ng 99, hinanap ang isa. Hindi ka mag-worry, so saan ka? Same situation, same problem, pero magkaiba ang approach mo. Eh, doon na ako sa ano? Kapayapaan. Kasi doon sa kung magagalit pa ako, wala mangyayari eh. Baka imbis na makinig yung anak mo, magrebelde. At saka nakaka-apekto sa ugali mo yun. Eh, doon na ako. Hahawakan ko na yung mga pangako ng Diyos. Na ibigin mo yung kaaway, na ipagpasalamot mo ang lahat ng pangyayari. Amen. O parang dito sa amin, binabaha kami kahit umaaraw. Kasi malapit kami sa ilog, no? High tide lagi. Noon, naiinis ako eh. Eh, biro na may stobo na may lalabas ka eh. Mabubutis ka pa, ano ba. Pero ngayon, hindi na. Hinawakan ko yung option ng pagpapasalamat. Hindi ba? Sabi ko, thank you Lord. Kahit na high tide yan, meron naman akong jumper boots. Meron naman akong bahay. Meron na... Hindi ba? Sa bawat pagsubok sa problema, kapatid. Listen, makinig ka. Ito'y advice sa atin ng Panginoon. Ito'y minsan ng Panginoon. Makinig ka. Sa bawat pagsubok na meron tayo sa buhay, lagi kang magkalikal, maghalukat, ng ipagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung may pagsubok sa'yo, may sakit ka, may problema ka sa pamilya, reklamo ka kaagad. Ano mayayari? Pero kung sanay na sanay ka magpasalamat, thank you Lord. Sakit ng ulo ko ngayon Lord eh. Pero thank you Lord. Nakakakita pa ako. Masakit ang ulo ko Lord, pero thank you Lord. Nakakalakad pa ako. Pumunta ka ng hospital, ilang pasyente ang binibili ang hangin, ang oxygen. Ito masakit lang ulo mo. Tinatamad ka ng tumayo. Tinatamad ka ng, hindi ba? Sa bawat pagsubok, wala kang pera? Diyos ko, thank you Lord, dahil sa wala akong pera, dahil sa kakapusa ko sa pera, natututo akong magtipid. Natututo akong i-value ang halaga ng pera. Amen. Yung bang, lagi mong isipin, Lord, may pagsubok ko ngayon, pero hindi ako matatakot. Bakit? Sapagkat sabi na sa mabuting balita, anak, lakasan mo ang loob mo. Kapag nasa Diyos ka, kailangan malakas ang loob mo. Kasi, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil sa sarili, the power of joy, the power of self-control. Ano ang manala espiritu? Siyempre, katapangan yan, pag-asa. Kaya kapag nagpaghihinaan ka ng loob, kapatid, nawawala yung spirit of power. Yung kapangyarihan ni Jesus na dapat natatransfer sa'yo, nawawala at naaagaw ng demonyo. Tsaka isa pa, kung ano man ang pagsubok na dinadanas natin ngayon, kapatid, mas higit pa, maraming pa ang higit
pagsubok sa iyo. Kung akala mo eh, ikaw yung kawawang tao, naku Lord, mamamatay na yata ako, may cancer ako. Kapatid, nakakatawa ka. Tinig natatawa. What I mean is, yung iba nga dyan eh, walang paa, walang kamay, pero lumalaban sa buhay. Yung iba nga dyan, kahit kapos na, gumagawa ng paraan, sa marangal na paraan, kahit magpulot ng basura. Hindi po ba? Kung tingin mo, pangit yung huni ka sa salamin, tingin mo, pangit yung mukha mo, napapangitan ka. Naku po, pakayanan mo kay Lord, wala siyang nilikhang pangit. Amen. Anong punto na sa atin ng Panginoon? Bago tayo magreklamo, magpasalamat muna tayo. Hindi yung nagpapasalamat lang tayo kapag, Lord, thank you, nanalo ko sa loto. Thank you, Lord. May pera ko ngayon. Thank you, Lord. May boyfriend ako ngayon, may girlfriend ako ngayon. Hindi yun eh. Ang nakakagalak sa Panginoon, yung nagpapasalamat ka sa kabila ng pagsubok. Tumutuwa, galak na galak ang Diyos. Alam mo yung isang may makakasulubukang tao, nakangiti. Tapos sasabihin sa'yo, ay, good morning. Ay, kamusta ka na? Pero hindi mo alam, ang bigat pala ng problema ng taong yun. Pero nakukuha pa niya ngumiti. Amen. Alam mo kasi minsan, hindi minsan, ba't kadalasan, kapag mabigat ang kalooban natin, nagre-reflect yan sa mukha natin, lalo na sa mata. Yung mga tipong, lalabas ng bahay, bigat-bigat ang kalooban mo. Kitang-kita sa mata yan. Kasi nga, sabi nga, ang mata, ang the window of soul, ang bintana ng ating kaluluwa, ang ating mata. Diba? Kaya kahit gano'ng kaganda yung makeup mo, kahit gano'ng kaganda yung damit mo, pero deep inside, may galit ka, may inis ka, may inggit ka, nakikita yan sa mata. At pagkatapos sa mata, pupunta yan sa bibig. Sabi nga, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Amen. Bakit tayo pinapalahala ng Panginoon? Kasi ang hashtag hawak natin ngayon sa mabuting balita, gusto ng Diyos na pahawak tayo sa Kanya. Hindi naminilit ang Diyos na, ay, hindi ka nga dito, sister, brother, hawakan kita. Hindi eh. Ang Diyos lagi nandyan. Ang Diyos gusto niya hawakan tayo. Yung bang tipo na walang-wala ka na, para bang katapusan na ng mundo? Pero sabi ni Lord, ano ba to? Ayaw po bumitaw sa akin. Ayaw bumitaw sa akin. Hawak pa lang yan, ha? Paano kung totoo, kung seryoso ka na sa Panginoon? Mararamdaman mo na yung kanyang yakap. Mararamdaman mo na yung kanyang pagmamahal. Yung kanyang paghalik. Yung kanyang paghabog sa likod mo. Amen. Kaya sana mga kapatid, matuto tayo sa mabuting balita. Kahit napaka-imposible, ginawang posible ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin na hanggang dyan ka na lang. Napaulit-ulit na lang yung buhay mo. Hindi. Kahit sino mang tao na mahal mo, sala mo, mga anak mo, mga magulang mo, mahal na mahal mo, hinahawakan mo, tinutulungan mo sa habot ng iyong makakaya, huwag mong kakalimutan na ang mga taong yan, darating ang panahon, iiwan tayo, mamamatay ang ating magulang, mag-aasawa ang ating mga anak. Diba? Darating ang time na mag-iisa ka na lang. Pero kung naratili mo kang hawak ang pananampalataya ng Diyos, kahit kailan, mawala man ang lahat ng mahal mo sa buhay, pero ang Diyos hawak-hawak mo, hindi tayo mag-iisa. Kaya tayo humahawak dahil gusto natin may makasama. So hawakan na natin ang Diyos. Huwag na tayong bumitaw. Kasi kapag hawak natin ang Diyos, dumadaloy sa kamay niya ang kapangyarihan papunta sa kamay natin. Amen? Talagang napakabuti ng Panginoon. Nire-remind niya tayo na baka minsan, nakakalimot ka, ano ha, brother ha, hindi mo na ako hawak ngayon, iba na yung hinahawakan mo, iba na yung nagiging source ng kasiyahan mo ngayon, barkada na, hawak mo na ngayon, anak, hawak mo na ngayon, sigarilyo, o hawak mo ngayon, galit. Ako, natinan na yan, ha? Kung ano yung hinahawakan natin, yun ang nasa puso natin. Amen? Hawakan natin ang ating pananampalataya.
sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa, pagtulong. Amen. Napakabuti ng Diyos. Huwag natin sana isipin na nagpabaya siya sa buhay natin, no? Ano man yung naka-problema natin ngayon, di ka pinabayaan ng Diyos. Never, never, never. Tayo lagi nagpapabaya. Kahit gano'ng kapigad ay ng tao, tandaan natin ang salita ng Panginoon. Ito talaga, itinanim ko to sa puso ko at ginagamit ko to eh. Hinahawakan ko to. Alam niyo, humawak lang kayo ng isang Bible verse sa Bible. Tapos pang hawakan mo, grabe, ang lakas sa kapangyarihan. Yung imposible naging imposible. 1 Corinthians, 1 Corinto, chapter 10, verse 13. Yun ang hinahawakan ko verse. At kabisado ko siya. Wala kong pagsubok na dumating sa inyo na hindi kinaya ng tao. Tapat ang Diyos. At hindi kanya bibigyan ng pagsubok na higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan. Kaya pag may problema ako, hindi ko sinasabing problema. Actually, ayaw ko naman gamitin ang salitang problema eh. Ang ginagamit ko, pagsubok. Pagsubok lang yan. Lahat may katapusan. May katapusan ng pagsubok. Diba? Kasi totoo naman talaga eh. Ang pulubi, hindi bibigyan ng problema o pagsubok ng Diyos na magkautang ng 1 million. Meron pulubi, uutang ng 1 million. Walang magpapautang sa pulubi ng 1 million. O mayaman, nabibigyan ng pagsubok na biyan sa kanya, kakayanan. Ano ibig kong sabihin? Ano man ang hawak natin pagsubok ngayon, 100%. Kaya mo yan. Ibinigay ng Diyos yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya yung mga taong nagpapakamatay at nawawala ng pag-asa, bumitaw na yun sa Diyos. Amen. Hindi naman, ano ang pag-ibig ng Diyos kung bibigyan kanya ng pagsubok na hindi mo kaya? Kaya kailangan natin humawak ng pananampalataya sa Kanya. Hawakan natin to. Amen. Huwag tayo dumipende sa mga material na bagay na hawak natin. Kasi lahat yan ay mawawala. Lahat ng meron tayo, temporary lang. Yung anak mo, temporary lang yan. Yung TV mo dyan, yung rep mo dyan, yung bahay mo dyan, temporary lang yan. Pero pahinawakan natin ng Diyos, hindi yan temporary. Permanent. Permanent din natin siyang hawak. Hanggang sa kabilang buhay. Amen. So saan ka pa? Hashtag hawak. Hawak ng pananampalataya. Hawakan. Huwag bibitaw. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin, nakikita niya yung nasa puso natin. Kapag alam niya na hindi ka bumibitaw, mas lalo ka niya hawakan. Hawakan na niya. No, hindi ka pa bumibitaw, hawakan na niya, gusto ka na niya hawakan, lalo ka pa niya hawakan. And let me share again yung kwento ni Hope na binigay sa kanya lahat ng kayamanan, pamilya, mga material na bagay, mga lahat! Lahat, mahawakan ni Hob. Oh, mayaman ako, hawak ko ang power, hawak ko ang pera, hawak ko ang family, hawak ko. Eh, hinamo ng demonyo ang Panginoon. Sabi, ang Diyos, sabi, oh, kaya lang naman kumakapit sa iyo yan. Kasi, di naman, ginawa mo mayaman, ginawa mo matalino, ginawa mo, diba, sa kanya lahat, sa loon. Ang sabi ng demonyo, sige, subukan mo, alisin yan. Tignan natin kung hawakan ka pa niya. So, ganun na nangyari, diba? Pinagbigyan ng Diyos ang demonyo. At tinanggal lahat. Namatay yung mga kanyang pamilya, asawa, mga anak, nasunog ang kanyang bahay, nawala kanyang mga arian, nawala lahat ng kanyang kabuhayan. Ang pinakamasakit pa sa lahat, nagkasakit siya ng bukol mula ulo ng talampakan. At ang kanyang mga bukol ay, naku po, ang baho, punong-puno ng nana, hindi mo lalapitan. Kung ikaw ba naman si Hope, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Pagkatapos mo ko patingin niyo ng sarat, hirap naman yun. Pero hindi gano'n ang ginawa ni Bob. Ano sabi niya sa panalangin niya? Ama, Diyos Ama, ikaw ang nagbigay, ikaw ang bumawi. Ibig sabihin, binigyan mo ko dati ng mga magagandang blessing.
Galing sa'yo yan eh. So, ikaw lang ang may karapatang bumawi. Nabigay ko lang itong example na to kasi kahanga-hanga si Hope. Na hindi siya bumitaw sa Diyos. Yun talaga ang gusto ni Lord, mga kapatid. Yun talaga. Wala namang tayo maialay sa Diyos na kahit mayaman ka, nasa lid ang lahat. Kaya, alam mo noon, nung wala pa ako sa Panginoon, sabi ko, naririnig ko na ang Diyos daw ay unfair. God is unfair. Nung hindi pa ako sa Panginoon, umisang isipin mo, ano, napaka-unfair ni God. Bakit merong maganda? Bakit merong mayaman? Bakit merong mahirap? Ba't hindi nalang niya pinagpantay-pantay? Diba? Lahat mayaman, lahat. Di pa ako malagugitan. E parang sinabi mo na rin na, e di sana puro araw na lang at walang gabi. Kaya nga magka-partner ang araw at gabi. Maitim, maputi. Merong opposite, di ba? Para makita mo yung balance, binabalance ni Lord ng lahat ng bagay. Yung mabuti at masama. Kasi kung puro masama na lang, hindi mo na makikita yung mabuti. Kung puro mabuti na lang, hindi mo makikita yung masamaan. Kaya God is fair. Napaka-fair ni God. Dahil hindi siya tumitingin kung ano yung katayuan mo sa buhay, mayaman, mahirap. Hindi niya tinitingin kung matalino ka, nakatapos ka, professional ka, na lahat ng degree nasa iyo. Hindi niya tinitingin kung presidente ka, kung magbabakal ka, kung mangingisda ka. Hindi. God is fair kasi ang tinitingnan niya, ang puso natin. Diyan niya tayo tinitingnan. Kamukha ni Hope, puso ni Hope ang tinitingnan niya. At nakita niya na hawak ng Diyos ang puso ni Hope. Sana mga kapatid tayo rin. Hindi pa huli ang lahat para itapon yung mga dapat itapon sa buhay natin na nakakapagpalayo sa atin ng Panginoon. Hawakan ang dapat hawakan. Ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig, ang pagpipigil sa sarili. Amen. Alam niyo, ang bawat araw ay blessing, di ba? Hindi natin alam kung ibibigay pa ni Lord ang July 5. Pero sigurado itong July 4, sa ganitong oras, 7:10, binibigay pa ni Lord. Pero hindi natin alam, baka mayamaya, oops, di ba? Kamukha ng mga nangyari sa tsunami sa Japan. Pinapakita na nagkakasiyahan ng mga tao, nabibit sila, ganyan. Mas bigla na lang dumating yung sakuna. Kaya tayo nagbibigay ng salita ng Diyos para maging ready tayo everyday. Amen. At walang makakapaglihim sa Diyos. Pwede natin maloko ang ating kapwa, ang ating sarili, pero never natin maloko ang Diyos. Alam ng Diyos kung saan tayo humahawak pag dumadating na ang mga pagsubok. Patuloy natin hawakan ng Lord. Patuloy tayong maniwala na ang imposible, posible sa Panginoon. Kaya kung liwawa nagdadasal ka na, Lord, may sakit yung anak mo, Lord, pagaling mo naman yung anak ko sa kanyang sakit. Eh, nanalangin ka. Humingi ka pa nga ng tulong sa congregation nyo eh. Para manalangin, nagkagalingan eh. Eh, namatay. Mawawala ka ba ng pag-asa? Bibitaw ka ba? Hindi. Kapag sinabi mo na, Lord, pinalalangin ko na magkaroon ng extension ng buhay ng anak ko, pero kinuha mo pa rin siya. Hindi sasama ang loob mo. Dahil hawak mo ang pagtitiwala sa Diyos. Hawak mo na alam mo na God's will ang nangyari. Hindi naman lahat ng panalangin bibigay sa Diyos ng Diyos eh. Pero yung makita ng Diyos na kahit hindi niya ibinigay, pero hawak mo pa rin yung bilib mo sa Kanya, yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga. Yun po. So tayo po magkaroon ng closing prayer. Eh, but anyway, yung nga pala, mag-iwan muna ako ng tanong sa inyo no, bago tayo mag-closing prayer. Sa buhay po natin ngayon, kung i-rate po natin ang ating sarili ng 1 to 10, gaano na ba kataas o katatag ang hawak natin sa pananampalataya sa Diyos? Hindi tayo makakapagsinungaling. Hindi. Sasabihin natin, nasabihin sa atin ni Lord, ito tanong ko sa iyo, brother, sister. Sa araw na ito, from 1 to 10, gano'n nakalalim ang hawak ng pananampalataya sa akin? So, bigyan ko kayo ng guidance para masagot ang tanong. Una, malalaman mamare-rate mo ang sarili mo ng 1 to 10 kung ang pananampalataya mo ay hindi mo binibitiwan kahit anong pagsubok. Yung ba talagang believe ka kay Lord sa pag-asa? Impossible to possible. Pangalawa, ginagamit mo yung universal rule.
Ano yung universal rule? Ang universal rule is yung huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Bakit ko ito nasabi? Tayo mga tao, gustong-gusto natin ng mga pabor, gustong-gusto natin ng mga biyaya, pero ayaw natin sasaktan tayo o nanakawan ng ating kapwa. Ang universal rule na huwag mong gawin sa kapwa mo, ayaw mong gawin sa'yo, kung yan lang ang sinusunod ng tao, wala nang magkakasala. Bakit? Eh syempre, ayaw mong gawin sa yung ayaw mong gawin sa yung kapwa mo, ayaw mong gawin sa iyo eh. Ayaw mong saktan ka ng kapwa mo eh. Huwag mo siyang saktan. Ayaw mong lokohin ka ng kapwa mo. Huwag mo siyang lokohin. Ayaw mo din pala ginagawa sa iyo eh. Huwag mong murahin yung kapwa mo. Para hindi ka din ka murahin. Ganun lang yun, di ba? Kung ganun tayo mga tao, tatatag ang hawak ng ating pananampalataya. Pero kung ayaw mong gawin sa iyo, ayaw mong lokohin ka, ayaw mong murahin ka, ayaw mong hiwalayan ka, pero yun ang ginagawa mo sa ibang tao, ano yun? Ayaw mong gawin sa iyo, pero gusto mong ginagawa sa ibang tao, ay mag-isip-isip ka na. Amen po. So, yung dalawang bagay lang na yun. Kapag nasagot mo na, sa panahon ng pagsubok, gano'ng ang hawak mo kay Lord? Nagdududa ka ba? Nawawala ka ng pag-asa? Nawawala ka na ng time na nalangin? Makinig ng salita pag may pagsubok? Worry na worry ka ba? Hindi ka magbabalisa ka ba? At yung pangalawa nga, huwag mong gawin sa kapwa kung ayaw mong gawin sa'yo. Kung yung hawak ng pananampalataya mo ay magbunga ng mabuti sa tao, gagawin ka din ng kabutihan. Pero kung ginawa ka na ng kabutihan, ay pagdihan-dihan mo ng kasamaan, sa Diyos ka mananagot. Hindi doon sa tao, kasi yung tao, instrumento lang yun. Kailangan ang puso mo mabuti. Sabi nga, huwag kang padaig sa masama. Daigin mo ng mabuti, masama. So tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Nawa ang narinig namin mensahe mo ay magkaroon kami ng reflection time. Sapagkat kilala mo kami, ang aming buhay ngayon, kilala mo. Alam mo kung gaano kahawak namin sa iyo, hawak ng aming pananampalataya sa iyo. Pero Panginoon, higit sa lahat, nais namin na bigyan mo kami ng katatagan ng damdamin. Hawakan mo kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Ang aming pananampalataya, ang aming spiritual na mata, ang aming spiritual na tenga, ang aming spiritual na puso. Tulungan mo kami, Panginoon. Hawakan mo ang aming buhay. Nagpapahawak kami sa iyo, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga takot. Hawakan mo ang aming espiritu. Sapagkat maraming nagnanakaw nito, Panginoon. Maraming nagnanakaw ng aming kapayapaan, ng aming pasensya, ng aming pag-ibig. Hawakan mo kami, Panginoon. Upang ganun, hindi kami humawak sa mga bagay na makalupa. Hindi kami humawak sa mga pansamantalang solusyon sa aming problema. Hawakan mo kami, Panginoon. Damhin natin ang paghawak ng Diyos. Damhin natin na habang hinahawakan niya tayo, nakangiti siya. At mula sa kamay, hinawakan niya tayo sa ating likod. Hinawakan niya tayo at diyayakap. Isang pagyakap na nagsasabing, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Tumindig ka sa mga pagsubok. Kahit kailan, hindi kita iniwan. Lagi kitang pinahawakan. Lord, hawakan mo bawat parte ng aking buhay. Hawakan mo ang pag-ibig ko sa iyo na hindi makagaw ng iba. Hawakan mo ako, Panginoon. Sana sa araw na ito, magsimula na ang mahigpit na paghawak natin sa Diyos. Na walang makakaagaw sa paghawak na yan ng ating pananampalataya. Sapagkat kapag hawak na tayo ng Diyos, saan man ang direksyon na pupuntahan natin, siya ang maglilid sa atin.
siya ang magbibigay sa atin ng direksyon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man ang naging kasalanan natin sa nakaraan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Yes, may mga pagkakataon na susubok ang ating pananampalataya. Dahil nabubuhay pa rin tayo sa katawang lupa, sa tawag ng laman. Pero ang maganda, kapag hinahawakan natin ang mga pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, kapag hinahawakan natin ang kanyang mga promises, ang kanyang mga reward, excuse me, ay makakahawak tayo ng pag-asa. Hawakan natin ang banal na Espiritu. Hawakan natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin. Walang maruming basahan na hindi kayang paputihin ng Diyos na parang busilak na bulak. Kung feeling mo naging makasalanan ka, nagkakasala ka, o magkakasala ka pala sa Panginoon, kaya tayong linisin ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa estado ng buhay. Tumitingin siya sa kung paano ka humahawak sa Kanya. Ilangin ko din, Panginoon, ang Bansang Pilipinas. Patuloy mo pong hawakan ang aming leader, ang kanyang puso, kanyang espiritu, na bigyan mo siya ng karunungan para i-guide kami mga Pilipino. Bigyan mo siya ng magandang kalusugan, ang kanyang mga kabinete. Naniniwala kami na ikaw ang magbigay ng paglilid sa kanya. Hindi lamang ang aming bansa, kundi ang buong mundo, ang mga bansang nagkakagulo. Hawakan mo ang kanilang mga puso na magpatawad. Hawakan mo ang kanilang puso na magkaroon kapayapaan. Gayun din, Lord, ininadalangin ko ang bawat isa na nakakarinig ngayon ng mabuting balita. Ikaw, Lord, ang humawak sa kanila. At sana, Lord, humawak din sila sa iyo. Patay ang pananampalataya ang walang gawa. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga may sakit, in Jesus' name, lakasan niyo ang iyong loob. Sapagkat pagagalingin tayo ng ating pananampalataya na kahit hindi natin nakikita, tayo'y nananampalataya. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami ng pahintulot sa tukso. Ihadya mo po kami sa lahat ng masasama. Amen. So maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo. Ang pinakamalagang oras na pwede nating matanggap sa babat araw ay yung magkaroon tayo ng time with the Lord. Kasi lahat naman ang ikikilos natin sa mga darating na oras ay ang Diyos ang nagbigay. Sana huwag natin kakalimutan yan. Makakala mo nagkaroon ka ng trabaho, ng pera, ng pamilya ay dahil sa sarili mong kagustuhan. Hindi. Ito ay dahil sa Panginoon. So kailangan tayong matutong magpasalamat sa Diyos. Sapagkat napakabuti ng Panginoon. Sobrang buti, walang kasing buti. Amen po. So, konting announcement po. Ang The Word of God Facebook Live ay araw-araw. Hindi lang ako makapangako. Ay, sorry, huwag pangako. Masamang nangangako. Hindi ko lang masabi kung anong oras po ako nagla-live. Depende kasi yan sa kilos ko, whatever. Pero, sigurado na bawat araw magpi-Facebook live ako ng gospel. Kung ano po yung gospel, Monday to Sunday. Parang nagre-ref kasi everyday po nagkakaroon ako ng reflection sa salita ng Diyos. So, parang isinishare ko na rin sa inyo since meron naman tayong Facebook live. So, bakit din natin gamitin 'yon, no, to glorify God. Tapos meron din po akong YouTube channel, ang hanapin niyo po Angelica Dorde. Nandun po yung mga lahat ng nakaraan kong gospel na reflection, no. Someday, uulitin ko na magkaroon ng guest. Halimbawa, sakala po kasi, sa Catholic Lay Preachers of the Philippines, may mga naging kasamahan ako dyan na preachers. Nagpipreach nila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, pinaayos po kasi yung laptop ko eh. So, pagka okay na yun, bagay maraming namang laptop dito. Ano, babalik ako sa ganung sitwasyon na mag-invite ako ng isang preacher, tapos dalawa kaming mag-uusap, magpapalitan ng pagninilay ng salita ng Diyos.
So, yun. Dati ko yung ginagawa at gagawin ko ulit. Tapos, ayun po, meron din kaming group chat. Kung gusto nyo magpa-add, i-PM nyo lang ako, private message nyo ako na gusto nyo magpa-add sa The Word of God Facebook Live group chat. Sa group chat na ito, makikita nyo rito lahat. Puro mga inspirational thoughts. Yung mga nilalive ko na everyday gospel, nilalagay ko din doon. Yung mga ibang member din doon, naglalagay din sila ng mga iba't ibang mga gospel. So, matututo tayo. Pero sa group chat na yun, bawal doon ang mga mag-post ng mga benta, mga personal na. Bawal po yun. Parang para sa kapurihan namin ng Panginoon. And for your information, ang The Word of God Facebook Live ay nag-start nung August 5, 2019. August 5, 2019. So, 2021-22. So, August 5, 2022, magti-3 years na po tayo. At every anniversary, nagbibigay po ako ng konting blessing sa mga makikinig sa araw na yun, no? Sa August 5, ano bang araw yun? Biyernes. Kapag nanood ka sa akin ng live, pipili ako ng bibigyan ng pa-premium. Siyempre, secret kung ano yun. Pwedeng bagay, pwedeng cash, pwedeng GCash. Basta, sa August 5, tandaan niyo yan. Tapos, ano pa ba? Ayun, gawin natin na kahit hindi tayo magkita-kita. Kasi, ito naman kasing Facebook Live ko, pinapublic ko to. Kaya kahit hindi lang Facebook friends ko ang nakakapanood, kundi pwede rin manood yung iba. At pwede nyo rin i-share sa iba. Ayun, yun. Yung Facebook Live po na ito, pwede nyo i-share sa Facebook wall nyo. Okay, share nyo sa ibang mga kaibigan nyo. Halimbawa, naisip mo na yung kaibigan ko, nawawala siya ngayon ng pag-asa eh. Parang bibitaw na siya sa Diyos. Parang ayaw nyo nang humawak sa Diyos. Ayun, pwede mo i-share to sa, ano niya, sa Messenger para mapanood niya. Kasi pag ginawa mo yun, kahit hindi ikaw ang nagsalita, parang ikaw na rin yung, tinupad mo na yung Great Commission. Yung ipalaganap ang mabuting balita. Kasi, sabi ng Diyos, ipalaganap niyo ang mabuting balita. So, itong social media, ito yung way na pinapalaganap natin ang mabuting balita. Yun. Don't forget to like and share this video. Amen? So, maraming salamat po. Tandaan mo, lahat ng gagawin natin ng magaan sa loob, ha? Isipin natin na hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. At isipin natin na ang araw na ito, panibagong pagsubok, panibagong buhay. Amen. Huwag matakot sa pagsubok. Hanggat hawak ka ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Amen. So, subay niyo ang kapayapaan at sana gabayan tayo lagi ng Panginoon. To God be the glory.